Hi guys. Hi mga kalapatids. Ngayong hapon, magbabakuna ako ng aking mga kalapati. Magbabaksin ako mga kalapatids. Yung para ma-exovirus. Hi mga kalapatids, sa ating pag-aalaga ng ating mga kalapati, napaka-importante ng kalusugan ng ating mga ibon. So, kinakailangan natin lagi yung ating kalapati ay malusog. So, isa dyan sa paraan ng para makaiwas tayo sa anumang sakit sa ating mga kalapati ay ang prevensyon. Maraming mga gamot mga kalapatids na ginagamit para sa prevensyon, lalo na doon sa salmonella, E. coli, sa iba pang mga common disease ng ating mga kalapati. Isa sa pinaka kailangan nating dapat gawin ay ang pagbabakuna. Tama mga kalapatids, yung pagbabakuna napaka-importante sa ating mga kalapati. Isa na dyan yung pagbabakuna sa paramyxovirus mga kalapatids. Alam naman natin lahat na yung PMB o yung paramyxovirus o tinatawag nating baliling ay napakadelikadong sakit mga kalapatid sa ating mga kalapati. Walang gamot mga kalapatid, kayong maniniwala na may gamot ang baliling. Walang gamot ang baliling mga kalapatid. Yung iba tinatamaan ng baliling, mabilis sila tamaan, umiikot ang ulo mga kalapatid. Yung iba sinasabi, merong gamot, sundrox, patakan ng sundrox, o kung ano-ano mang mga pamamaraan. Mga kalapatids, hindi namamatay yung virus, mga kalapatids. Na-prevent lang nila, napigilan nila yung paglala ng kalapati. Kasi lumakas yung immune system ng ating ibon. Pero mga kalapatids, hindi namatay yung virus. Nasa sa katawan pa rin ng ibon. Gumaling yung kalapati, carrier pa rin siya ng virus. So mga kalapatids, once na na-stress yung ibon, kunwari training ulit, sinali sa karera, o kaya kung anong pamamaraan, anong ginawa, na-stress ulit ang ibon, babalik at babalik yung sakit na virus na paramyxo. Isa pa dyan mga kalapatids, pwede niyang ipapasa, kunwari training yung kalapati, isa pa dyan, mapapasa niya yung virus sa kanyang magiging anak. Or pwede pa niyang mahawaan ulit yung kanyang mga kasama sa loob ng look, sa loob ng kulungan. So mga kalapatids, napaka-importante na dapat yung ating mga ibon ay ating binabakunahan. Hindi yan para gumaling yung mga ibon natin mga kalapatids. Yan ay prevensyon para labanan nila kung sakasakali merong silang ma-encounter na virus na paramyxo. Yun, hindi sila kakaagad tatamaan. So yung mga kalapatids, papakita ko sa inyo, samahan niyo ako, magbabaksin ako ng aking mga kalapati mga kalapatids. Itong side na to mga kalapatids, babakunahan ko sila ngayon. So ngayon ay hapon na, tapos na sila kumain, tapos na uminom. Bakit hapon mga kalapatids? Sarili kong style, sarili kong pamamaraan, hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali yung iba. Pero sa akin mga kalapatids, hapon o kaya mas maganda sa gabi ako nagbabakuna sapagkat sila ay mamamahinga na. Hindi na sila panay na galaw-galaw para hindi sila lalong ma-stress doon sa tinurok sa kanila na vaccine mga kalapatids. So samahan niyo ako mga kalapatids, magbabakuna ako ng aking mga ibon. So ang gagawin ko, ilalagay ko muna sila dito sa training box. Saka ang lahat ng nabakunahan, babalik ko na sila doon. So, samahan niyo ako mga kalapatids. Lobster loop, magbabakuna mga kalapatids.
So, ito na lahat mga kalapatids. Yeah! Umpisa na natin yung pagbakaw na mga kalapatids. Kasamahan niyo ako. Siya nga pala mga kalapatids. Ito nga pala yung Paramyxo virus. Yan. Yan mga kalapatids. Ano lang siya? 50 shots. So, sa bawat ibon na tuturukan ito mga kalapatids ay 0.2 cc lamang. 0.2. So, ito yung gagamitin nating karayom at sirens. Ang ano lang siya mga kalapatids, 1 ml. So bakit 1 ml ng pinakamaliit ang gagamitin natin mga kalapatids? Kasi siya lang yung may 0.2 cc mga kalapatids, may 0.2 cc na sukat. So pag ito yung ginamit natin diretso dito, pag higop, hindi magagawa mga kalapatids. So kailangan natin gumamit ng mas malaking needle. Ipapalit lang natin dito. Tapos pag nakahigop na siya mga kalapatids, ibabalik natin yung pinaka needle mismo niya. So samahan niyo ako mga kalapatids. Ito yung Paramyxo virus mga kalapatids. Yung expiration niya ay December 20, 2021 mga kalapatids. So samahan niyo ako. Siya nga pala mga kalapatids. Meron nga pala akong bagong bisita mga kalapatids. Siya yung pinakausapan ko na mag-vaccine sa aking mga ibon mga kalapatids. Ako lang yung tagahawak. Siya yung magbabaksin. Ito yung ano ko mga kalapatids. Siya yung aking taga-injection, taga-bakuna. Ako lang mga kalapatids yung tagahawak. So samahan niyo ako mga kalapatids. Papakita namin sa inyo kung paano mag-vaccine ang kalapatids. Una-una mga kalapatids, gamitin natin yung malaking needle para paghigop doon sa vaccine. Kasi yung maliit, hindi nahihigop yun. So pagpalit natin ng maliit na needle, yun, pwede na natin magamit. So sa pagbabaksin naman, sa dandahanin lang natin hawak yung kalapati, yung banda may batok, at isprehan natin ng alcohol para ma-disinfect yung pagbakuna ng ating kalapati. Sa pagtuturok mga kalapatids, yung dandaan lang natin yung turok na hindi umabot sa buto. Dapat balat, tapos medyo tama konti sa laman, pero hindi dapat sumayad o tumama sa buto. Dapat pa-slide lang siya mga kalapatids mula sa batok. So pagkatapos sa maturukan mga kalapatids, i-massage natin yung parte ng batok na tinurukan ng karayom. So ganun lang kalapatids, tuwing magtuturok tayo, isprehan muna natin ng alcohol para pang-disinfect doon sa balat. Sa isang 1 ml or 1 cc na puno ng vaccine, makakaturok tayo ng 5 ibon kasi 0.2 lang naman ang bawat turok sa ibon. So makakaturok tayo ng 5 ibon sa puno na 1 ml o 1 cc. Mga kalapatids, pwede tayo magturok sa isang inakay na isang buwan na ang gulang. 1 month na na YB mga kalapatids, pwede nating turukan siya. Tapos magbo-booster na lang ulit tayo after 2 weeks or 4 weeks. O pwede rin nating gawin, magtuturok tayo bago mag isang buwan bago magkarera o mag-training sa club. Pwede nating gawin yung mga kalapatids. At least kailangan makapagturok tayo mga kalapatids ng dalawang bisis sa isang taon. So good for 1 year na yun mga kalapatids ang visa ng vaccine yun.
Yung iba mga kalapatids, ang ginagamit nila yung baksin na patak-patak lang sa mata at saka sa ilong. Yun mga kalapatids, madali, mawala yung visa ng baksin mga kalapatids. 3 months lang mga kalapatids, halos mawala ng visa ng kalapatids. So, para sa akin, mas gusto ko gamitin yung injectable, yung ini-injection mga kalapatids na parang ano, parang oil siya na puti. Yun ang mas mabisa mga kalapatids. 2 turok lang mga kalapatids. Good for 1 year na siya. Sawa ng Diyos mga kalapatids, simula nung nag-vaccine ako ng aking mga kalapate, hindi na dinapuan ng baliling yung aking mga kalapate, yung aking mga ibon. So, masaya. Happy-happy yung aking mga ibon mga kalapatids kasi mas malulusog sila at hindi sila tinatamaan ng baliling mga kalapatids. Tsaka mga kalapatids, kahit anong oras magkarga ako sa club kaysa sa training, tiwala ako kahit maghalo-halo pa yung mga ibon doon sa loob mga kalapatids, tiwala ako na hindi basta-basta tatamaan yung aking mga kalapati. Ang importante lang na lagi silang kondisyon, malusog ang pangangatawan at meron silang depensa na vaccine para sa baliling. Hindi lang sa mga flyers mga kalapatids natin pwedeng gawin to. Kailangan din nating gawin para sa ating mga breeders. Yung mga breeders natin mga kalapatids, importante din yun. Dahil lagi tayong nagbe-breed sa kanila. So, kailangan medyo protektado din sila sa paramyxovirus. So, yun kalapatids, ugaliin lang natin magbakuna taon-taon para sa ating mga ibon para mananatili silang protektado sa anumang paramyxovirus na yan na napaka-delikado sa ating mga kalapati. Maging responsable tayo mga kalapatids. Sana makatulong to mga kalapatids, lalo na sa mga newbie. Sana magkaroon kayo ng kunting kaalaman dito sa aking video na ito mga kalapatids. Share natin mga kalapatids sa iba na hindi pa alam, lalo pa doon sa mga newbie mga kalapatids. So ito lahat sila mga kalapatids ang nabakunahan natin ngayong hapon na halos abutin na tayo ng gabi. Yun mga kalapatids, ang gagawin ko sa kanila, papahinga ko lang sila ng 3 araw. Kailangan nakapahinga lang sila. Tsaka bukas ng umaga, bibigyan ko sila ng electrolytes para makarecover agad doon sa vaccine. So, pag malusog naman yung kalapati mga kalapatids, wala, parang wala namang silang nararamdaman. Parang normal lang. So, kailangan lang nila yung ipahinga. Pahinga sila ng 3 days. Tsaka hindi muna natin sila paliguan o kailangan mabasa. Hi guys! Hi mga kalapatids! Good morning! So ngayong umaga, sisilipin natin yung mga ibon ko na binakunahan kahapon ng hapon na halos inabot na ng gabi. Titingnan natin kung okay ba sila. Okay, kumusta? Kumusta? Nice! Kumusta yung pahinga kagabi? Mukhang gutom tayo ah. Oh, nanghingi na tayo ng pagkain. Sige. Bigyan ko kayo ng pagkain. So, ito mga guys, mga kalapatids. Medyo okay naman. Gutom nga lang mga kalapatids. So, nice. So, yun guys, mga kalapatids. Sana maging responsable tayo sa ating mga alagang kalapati. Ating ugaliin ang pagbakuna sa ating mga alaga mga kalapatids, lalo na bago magkarera mga kalapatids, bago mag-training mga kalapatids. Kasi dyan sa pagtitraining mga kalapatids, lalo na sa club mga kalapatids, ang iba dyan walang baksin yung mga ibon mga kalapatids. Hindi natin alam kung doon mga hawa yan mga kalapatids, kaya bawat isa sa atin ay maging responsable.
Dahil minsan, nangyari na din sa akin yung mga kalapatids. Yung ibon ko, hindi ko pa alam na may vaccine pala o binabakunahan pala yung mga ibon. So, kinarga ko yung ibon ko sa training, sa pooling. Nanalo siya kalapatids ng pooling noong 2018. Pero, pagbalik niya mga kalapatids, dalawang araw lang kalapatids, ikot na yung ulo niya mga kalapatids. So, wala tayong magagawa. Kailangan nating i-cool mga kalapatids. So, sa mga fanciers, alam na nila yung ibig sabihin ng cool mga kalapatids. Yeah! Walang lunas yung baliling mga kalapatids. So, kailangan natin doon i-cool kasi pwede silang manghawa sa ibang mga ibo natin sa loob ng loob. Huwag tayong maniniwala kalapatids na yung baliling na yan ay may lunas, may gamot. Walang gamot yun mga kalapatids. Yung vaccine na yan mga kalapatids ay binabakuna lang natin para labanan, para mayroon silang proteksyon sa baliling na yan na virus mga kalapatids. Pero once na tinamaan na yung ating mga kalapati dahil walang bakuna, ang iba mga kalapatids, sinasabi na pagaling nila sa kung anong paraan nila, mga patak-patak, ang iba sundrocks daw, pinapatakan na kunti-kunti. Mga kalapatids, napigilan nila yung paglala ng sintomas ng virus, pero hindi namatay ang virus. Nasa katawan pa rin mga kalapatids ng kalapati. Once na bumaba ulit ang immune system ng kalapati, ma-stress ulit sila mga kalapatids. Lalo na kung training natin ulit, sinali natin sa karera, training, babalik at babalik ang sintomas at pwede pa silang makapanghawa sa kanilang mga kasamahan sa kulungan mga kalapatids. Isa pa dyan mga kalapatids, kung ibibreeding natin sila, pwede pa nilang maipasa doon sa similyaw sa magiging anak nila yung virus mga kalapatids. So dapat mga kalapatids, maging responsable tayo, bigyan natin ng bakuna ang ating mga kalapati kung mahal natin sila. So yun lang mga kalapatids. Shoutout nga muna. Shoutout kay Chris Lawrence Baldos ng Bulacan mga kalapatids. Kay Itzel Reforzado at Dominic Burlagdan ng Naga City. So sana mga kalapatids, panoorin nyo dyan sa Naga City yung aking video. Shoutout sa lahat ng taga-Naga at taga-Bulacan ngayon mga kalapatids, sa lahat ng fanciers. Sana support nyo yung aking mga sinishare na video mga kalapatids. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel mga kalapatids. So yun, next video ko mga kalapatids, marami pa akong sishare sa inyo na mga tips, lalo na sa mga newbie mga kalapatids. Doon sa update ko sa Rapol mga kalapatids, napisa na yung mga inakay. Mayroon na tayo mga inakay mga kalapatids. So dito week na to i-update ko kayo kasi kailangan ko muna may pakita sa inyo na yung ibon ay andyan na, napisa na yung pang Rapol ko na young birds. So yun mga kalapatids, thank you very much sa panonood. Salamat mga kalapatids.